Yes po, good morning and welcome sa ating video. Ngayong araw po ng Biyernes, April 2, 2021. Ang oras po natin nasa alas 9 po ng umaga. Ayan ang location natin ngayon, no? Dito tayo banda sa may Padre Paura Outfall. And andyan po yung ating mga divers, yung contractor. Ayan, so yung ilan sa mga divers po, no? Andito na sila sa dulo nung HDPE pipe na inilagay dito sa tapat ng Padre Paura. Nakita nyo sa ating previous upload kahapon na naghahanda na nga po sila, no, para sa paglalatag ulit nung panibagong set ng HDPE pipe. Kadugtong po nitong ito po, oh, yung una nilang inilagay. So dudugtungan na po yan, and yung ilalagay nila ngayon dyan is mas mahaba. Yan, so medyo mahirap na yung ano nila ngayon kasi palalim na po yan, ng palalim yung lalagyan po ng HDPE pipe. So ayan, andyan naman yung tulong ng mga divers po, no, para sa installation. Andun yung barge kahapon na ito po, oh, nasa laot na, yung naghahakot ng mga tube sinkers. Andyan ito, ayan. So yun nga, no, kaabang-abang itong ano pag lalatag nila ng another set ng HDPE pipe, dahil yun nga medyo ayun na, malalim na yung part na yan, eh, hanggang dun na banda sa laot na, papunta na yan ng laot. Yung kabuong haba daw nyan according to Engineer Muhammad ng MMDA ay 350 meters. Itong nailatag pa lang nila sa ngayon ay nasa 85 meters pa lang po nyan. Ayan, parang yung kasunod is nasa 100 meters ata. So mahaba-haba pa po, no, yung ilalatag nila, eh halos wala pa po sa kalahati. Kalahati nung kabuoang HDPE pipe na haba ang ilalagay. And yung panahon natin as usual, oh. Ayan, ganoon pa rin. Ay, napakaganda kasi ng ating langit ngayon, kalangitan, no. Asul na asul. And kaya talagang asul na asul din po yung dagat ngayon. Yan, syempre hindi nawawala yung mga ano, yung mga ayan, oh, yung isda sa harap natin gaya kahapon. Ay, andiyan pa rin sila, oh. Ayan. Mukhang marami silang pagkain ngayon dito. Ang siguro wala din gaanong tao kaya very visible ngayon yung mga isda dito malapit sa may batuhan. So wala din po, no, operation today dito sa may phase 1, same as doon sa may phase 2. So ganyan pa rin, naka-standby pa rin dyan yung mga buhangin, black sand and dolomite sand. Ayan, andyan pa rin po. Wala ganong kalat today, no? Tingnan nyo po, oh. Wala ganong kalat. Wala talagang kalat. Ayan. Sana ganito na lagi. Tingnan nyo, oh. Ayan. Diba? Ang ganda ng batuhan kung ganyan. Walang mga basura. Oh, diba? Mga isda yung makikita mo ngayon dito sa may batuhan, eh. Walang mga basura. So, yan nga. Wala ring operation po sa may phase 2 area.
So tingnan niyo po yung mga ano, yung mga isda talagang andiyan lang diyan sa bato. Kahapon pa ito nandito dito. Eh mukhang maraming pagkain diyan, no, yung mga planktons, mga lumot diyan sa batuhan. Ayun, no. Mukbang yung mga isda dito. Nagmumukbang. Diba? Ito ay sa ano po ha, yung bato na to, tapat na tapat lang po ng butas dito sa Padre Paura Outfall. Ayan. Daming isda. Tapos pakita ko sa inyo yung yan yung HDPE pipe. Yan, no? Tapos andun yung mga divers. Ayan, sa dulo. Dulo ng HDPE pipe. Ayan, dyan kasi idudugtong yung another set ng HDPE pipe. Yung nakalatag ngayon sa may seawall. Naka full body suit po yan, ha. You know, from head to toe. Nagkakantahan pa sila doon, sila yung mga divers na sa laot. So nag-ano sila, no, mga dala ng mga gamit doon papunta sa laot. Ayan. Yan yung mga ano, kasama ng contractor, andito yung mga ano po, mga divers. Ayan. Mukhang tapos na sila doon mag check doon sa dulo, no, ng HDPE pipe, yung paglalagyan, yung pagdudugtungan. Ayan, dadala sila ng mga ano, gamit. Parang ano yan, yung belt. Ito ba? Tatas na itong limang ito. Yung belt na ginagamit pang ano, pang buhat ng mga tube sinkers. Yan, no. So nakaano po yan, ha, naka full body suit ang ating mga divers, gaya ng ibang mga comments na wala daw mga PPEs. Ayan, naka ano sila, oh, mula ulo hanggang paa. Ayan. So close up natin. Malaking tulong din tong ginawa nilang ano, service boat ng contractor. Ayan, kasi before nga, no, ay ginagamit lang nila yung parang mga ano, balsa. Ayan, kaya gumawa na sila ng service boat.